Magandang umaga po mga ka-Green Revolution. Ngayon, subok po nating mag-vlog. Nahilig tayo sa pagtatanim nitong mga huling araw. Ay, by the way, Happy New Year and sana po maging maganda ang ating mga tanim at mga balak kong itanim ngayong 2023. Ngayon po, ay unang attempt ko na mag-vlog regarding sa hydroponic. Papakita ko sa inyo kung ano ang aking mga tanim ngayon. Pero by the way, nung una po kasi ang gawa ko lang ay mga salupa, mga abono na napapanood natin sa YouTube. Kaya tako, ba't hindi natin subukang mag-hydroponics? Mukhang mas maganda at mas madali. Kaya tara, tingnan natin ang aking garden sa rooftop. Ayan po, sila ngayon ay 7 days. Ito yung kung tawagin ko ay Christmas baby. Kasi tinanim ko sila nitong December 25 ng hapon. So ngayon ay January 1 nga pala. Exacto po ngayon, January 1. At kahapon nga, ika-anim na araw, nilikyan na natin ito ng half strength ng Nutrisol. Yan. By the way, itong mga gamit natin, mga styro, tuna box, mga seedling box, at saka yung mga solution ay binili natin kay Miss Abby the Wall. Shout out dun sa mag-asawa. Napakadaling kausap. At dami ko pang nakuhang previs. Anong maganda dun? Yan. Nung una ko kasi, sabi ko nga kanina, ang tanim ko lang ay puro sa lupa. Ito, sample. Yan, yung mustasa. Eh, nabubuhay ko naman. Napapalaki. Pero yun nga, napaisa-isa lang, ilang piraso. Kasi testing lang naman. Eh, nabubuhay naman. Iba nga, nagulay na. Kapo, bakit hindi tayo mag-hydroponics doon? Testingin natin. Kaya, eto na siya ngayon. Plus, may dinagdag pa ho ako. Ito ay DIY lang, mga ka-Green Revolution, na taniman natin. Na Nutrisol din yan, half solution din. Half strength. Kasi marami naman itong hindi ho suka yan, ha? Nutrisol po yan, pinaglagyan. Marami naman yung sumobra. Kako, subukan ko nga dito sa aking Kintsay. Wala pa ako napapanood na Kintsay na Nutrisol. Nilagay sa Nutrisol. Try natin. Kasi ito naman ito ay okra. Try din natin. Kasi may nabuhay sa aking mga Kintsay noon na ginulay. Pinutol ko yung ibabaw, tapos yung ilalim, yung ugat, tinatanim natin. Ito yung kasamahan niya, no? Ayan, o. Diba? Ang dami. Yan ay galing lang sa ugat, tapos pinabayaan ko lumaki ng lumaki, ginugulay yung ibabaw, and then naging magulang na, namulaklak. Sumabog yung buto, eh, nabuhay. Di ba? Sa ibabaw, may mustasa rin ako. Ayan, no?
At the same time, meron tayong mga ilang petsay na nabuhay. Ito po ay ilang talbusan ko na. Kaya yung iba maliliit, mga bagong tubo. Talagang napansin ko lang, pagka walang masyadong sikat ng araw, ito nangyayari. Ayan. Eh, kaso, nag-ano tayo sa space eh. Kuha natin yung space 3 layer sa ato na maiksi lang naman. Sabi ko, at hindi kasi itapon natin yung scrap material. Medyo kulang yata sa sikat ng araw. Unlike itong nasa ibabaw. Kita nyo naman. Maganda itong buong. Ito, naku, parang ilang beses ko nang tinalbusan itong gawa na sibuyas na ito. Ayan. Tapos meron dito medyo namumulaklak ng ano. Pero ano lang ho yan. Ang abo nang galing lang sa YouTube na napapanood natin. So, yan. Diyan nagsimula yung aking pagtatanim-tanim. Trial and error lang mga kaibigan. Balik tayo sa ating main topic, ang hydroponic KRATKY. Yan. Bali, itong lahat. Itong styro box, 72 holes lahat. Kasi 18 yun eh. Ngayon, kinulang ito. 50 lang to, kaya dinagdagan ko pa. Sa tinanim natin, sa ipinula, may isang hindi nabuhay out of 72 pieces. Not bad na rin, di ba? Isa lang ang hindi nabuhay. Lahat naman po ay kita ninyo kung okay naman kayo, mga ka-Green Revolution, ano ba sa palagay nyo? Comment lang po. Ito ba'y okay lang, payat, leggy, para po may correct natin. At makatulong na rin po kayo sa mga susunod pang nagbabalak magtanim, sumubok sa hydroponics, kahit sa mga maliliit na lugar. Ito nga po palang lugar po, ayan, rooftop. Albert looking siya sa isang bakant ng lote. So, nilagyan ko ng net. Kasi nga, nauna, may mga punla akong ganyan. Eh, hindi magtatagal yan. Kakainin ang mga ibon yan. Tapos, pinapanood ako na paraan para may bugaw yung mga ibon. Eto, kasi daw ito ay pagka natapatan ng liwanag ng araw, nasisilaw o nakikislapan yung mga ibon, tumatakbo. Oh, lumilipad pala, hindi pala tumatakbo. Yan. Eh, mukhang effective naman. Sumubok tayo. Yan. Nagyan natin ang dish na ganito. Mga hindi nagagamit. Napapakinabangan. Nakabawas pa tayo sa basura ng mundo. Kaya it's about time na magano tayo, ibang klaseng revolusyon para gumanda ang ating mga paligid kahit pa paano, nababawasan ng basura. O, ito, styro ups ng nisil. basta itapon taniman. Ito, hindi ko naman idea rin to, napanood ko rin sa YouTube. Eh, okay naman. Tama nga naman. Diba? Nagbabawas tayo ng basura sa mundo. Ang dami na natin basura. Nadagdagan po ba natin? Yan. So, 7 days na po yan. At sana may maitulong ako. May maiambag sa mga nagbabalak magsimula. KRATKY method.
hindi naman po siya matali, hindi naman po siya mahirap gawin. Ang kailangan nyo lang talaga ay liwanag ng araw. So far, dito naman sa area ko, morning sun hanggang alas 12. Isang hanggang alauna eh. May sikat pa ng araw, kaya rin nilagyan ko ng net para hindi naman masyado sila masunog. So double purpose yung net natin. Una, para sa init. At number one, yung ibon. Yan ang problema sa mga rooftop garden, lalo na kung ganitong lugar, katulad ko. Medyo magubat pa. Maraming mga, ayan o, maraming mga ibon-ibon pa dito. Kaya, delikado sa mga tanim. Pero yun nga, so far, wala nung lagyan ko ng net. Wala namang napinsala na tanim tayo. Sa germination, isa lang ang hindi nabuhay. Ayan. Tapos, experiment pa tayo nga. Itong kintsay in a cup. At saka itong okra. Soon, ililipat din natin sa malaking lagyan. Pero itong kintsay, baka dito na to. Kasi maliliit lang naman ang mga puno nito. Maliliit lang puno nito. I think more than enough na itong nalagyan na ito. Kumakita niya sa palengke at sa tindahan, isang bungkus na, parang isang puno na ng pechay. So, ganun lang mo yan, kaliit. So, I think enough na ito. Half strength na po sila ngayon. So, ito-inti pa tayo ng mga ilang araw. Then, nilipat na natin dito sa tuna box. Tignan natin kung ilang araw natin bago maani ito. By the way, nung palang itanim ko ito, unang dalawang araw, dito rin sa area na ito, pero ito rin. Tinakpan ko sila ng palanggana na hindi masyadong direkto sa araw. Medyo madilim. Unang, I think, 1 or 2 days maximum. Tapos sinaris pa na. Tapos pinasikata ko na sila ng diretso na hanggang ito na. Eh, ngayon lang po aking ginawa. Mahalo yung knowledge lang po natin. Pinagaluhalo natin. Mga napapanood natin. One time, i-shoutout natin yung mga idol natin dyan sa gardening. Maging yan man hydroponics o yung sa lupa itinanim. Pinagkahalo-halo natin ang ideas nila. At so, ganda naman. Effective. Magaling na rin ang Pilipino sa mga gardening ideas. Isang idol natin dyan, si Leto Sinakap, si Adrian, at saka si, pangalan to, si Katanim. Sorry, nalimutan ko yung pangalan niya, pero yung vlogs niya, effective, galing. So, hanggang dito na lang po muna, at hintayin ko ng mga siguro, mga 1 or 2 days, balik tayo. Tingnan natin kung nature itong mga tanim natin. I-update ko ulit kayo mga ka-green revolution. So, tanim lang po ng tanim. Sa mga bakanting areas natin, maging yan ay sa baba, roof deck, garden sa harap. Malaking bagay po yan. Lalo na ngayon, medyo mahalang gulay. At saka, masustansya ang gulay sa ating katawan. Kailangan natin po yan. At the same time, kung may sobra, pwedeng ibenta, di ba? Sige po, ito po si Melvin Cortez, ang inyong Green Revolution. Magandang umaga sa inyong lahat. And Happy New Year 2023!